Purpose cab? Ano pang inaantay nyo? Punta na sa Norcis PCIC Multicab. Sila ang original manufacturer and distributor ng mga dekalidad at makapag... Live from Puerto Princesa City, Philippines. Ito ang 88.7 Radyo Bandera Palawan. Napapakinggan sa buong lalawigan ng Palawan sa pamamagitan ng mga Radyo Bandera Station 107.1 Radyo Bandera Nara 96.9 Radyo Bandera Quezon 104.3 Radyo Bandera Rizal 89.5 Radyo Bandera Brooks Point 94.5 Radyo Bandera Rio Tuba Matarasa 98.9 Radyo Bandera Cuyo 93.9 Radyo Bandera Rojas 107.1 Radyo Bandera San Vicente at 88.7 Radyo Bandera Coron. Mga balitang bago at totoo sa bayang mapapanood sa Bandera News TV Channel 38 Radyo Bandera Network, pinakarespetado sa news and current affairs. Basta radyo at telebisyon, ibandera mo! Ibabandera na ang mga nagbabaga at mga maiinit na balita. Bandera Reports! Bandera Reports! Morning Edition! Police Reports! Hospital Reports! Market Reports! Weather Update! City Hall and Capitol Reports! Local, Regional, National, and International News! Bandera Reports! Morning Edition! And now, here's your anchorman. Bandera Reports Morning Edition. Good morning. Lungsod ng Puerto Princesa, lalawigan ng Palawan. Good morning. Mga kabandera, live tayong napapakinggan. Hindi lang po dito sa lungsod ng Puerto Princesa, mula po niya sa bayan po ng Coron hanggang sa bayan po ng Bataraza. Ang ating oras, mga kabandera, alas 5:02 ng umaga. Ngayon po ay araw ng Biyernes, February 14. Happy Valentine's, mga kabandera. February 14, 2020. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan dito po sa Radyo Bandera, sa bahaging teknikal, kabanderang Bong Nimenyo, Radyo Television, kabanderang Axel Bon Obaredes, sa ngalan po ng aming News Director Michelle Orindain, at naming Station Manager Carl Louis La Rosa. Ako po ang mga kasama ninyo sa loob ng isang oras na balitaan. Good morning. Ako po si kabanderang Paul Henderson. Mga kabandera, bago ho natin puntahan ang ating mga balita ngayong umaga, eto ho muna. Mga kabandera, kung mahina na si Manoy at walang gana kay Mrs., baka mayroon ka ng diabetes, kaya mag DTX 500. Mga kabandera, ang DTX 500 ay may powerful phytochemicals at antioxidant. Galing po yan sa ampalaya at the sugared cane. Meron din po itong mga organic compounds na epektibong panglaban sa sakit na diabetes. DTX 500 nagpapababa ng inyong mga blood sugar. Kaya huwag nang hintayin pang maapektuhan si Manoy at ang inyong sex life. Ibalik ang gana, lakas at tagal sa kama. Kasama si Mrs. mag-DTX 500. Bandera Reports Morning Edition. Mga kabandera, ikutin na ho natin ang ating mga balita. Ngayong umaga, umpisahan ho natin dyan sa pamilihang bayan. Naka-standby si kabanderang Mark De La Torre. Alamin natin ang mga presyo ng mga bilihin ngayong umaga, ngayong araw ng Biyernes, ngayong Valentine's Day. Ano kayang meron? Magandang umaga, kabanderang Mark Ibandera mo. Magandang umaga kabanderang Paul. Happy Valentine's. Happy Valentine's sa ating mga kabandera. Maligayang araw ng mga puso sa ating mga kabandera. Ayan, at dahil dyan, good news muna,
paligayahin muna natin ang inyong mga puso, mga kabandera, kabandera po lahat. Ayan, good news ito. Walang nagbabago dito sa presyo ng ating mga inaangkat na gulay. Dito, tulad nito yung mga repolyo, kabanderang pol, ito mga sayote, ito mga carrot, ito mga patatas, baguio beans. Dahil na maintain yung kanilang presyo, kabanderang pol, katulad nitong repolyo, nasa 80 pa din yung kanyang presyo, tigas masyado ha, ng presyo ng kanyang kilo, 80 pa din per kilo, kabanderang pol. Tapos ito namang ating sayote na patuloy na bumababa, nung mga nakaraan ay nasa 100. Ngayon, kabanderang pol, ay nasa 60 pesos ito per kilo yung presyo ng ating sayote. At itong ating carrots naman, o carrots, ayan, kung nakaraan ay nasa 120. 120 yung kanyang kilo. Ngayon naman ay 100 na lang yung presyo nitong ating carrots. Ganun din sa ating patatas na 100 na lang din yung kanyang presyo. Yung ating baguio beans naman, kabanderang Paul, ay nasa 15 pesos per gramo. Itong ampalaya naman na naka-display dito ay 100 ito. 100 pesos per kilo. Yung ating namang taro o yung gabi, ayan, ito ay nasa 60 pesos naman per kilo, kabanderang Paul. At may good news naman tayo dito sa ating mga kabandera. Ito yung ating bawang, ha. Wow. Na yung rikado natin sa ating pagluluto. Gusto ko yan. Oo. Oo, kung nakaraan, kabanderang Paul, halos umakit na o umabot na sa 300 pesos itong ating sibuyas. Itong ating sibuyas, pati na rin itong ating bawang, talagang patuloy silang tumaas. Hindi natin malaman kung bakit ito tumataas, yung ating sibuyas at bawang. Itong ating bawang naman ngayon, ang good news naman dito, itong ating bawang ay nasa 120 na lang yung presyo, mula sa natin itong presyo na 130 hanggang 150 yung per kilo. Ngayon ay nasa 120 na lang itong ating presyo ng ating bawang. At ito namang ating sibuyas na nakaraan ay halos umabot na nga ng 300, malapit na, kunti na lang, magiging kinto na lang ito na din itong kanyang presyo, katulad na rin ng sili. Itong ating sibuyas ay nasa 130 na lang din yung presyo ng kanyang kilo, kabanderang Paul. Oo. May mga tumaas, may mga maintain, may mga bumaba. Oo, talaga. Oo. May mga bumaba. At so far, kabanderang Paul, sa pagpunta natin dito sa Puerto Princesa Old Public Market, talaga masabi natin na karamihan dito sa ating mga paninda ay bumaba sa season na ito, kabanderang Paul. Kabanderang Mark, pwede bang maglambing? Oo. Oo, baka malapit ka sa mga stall dyan ng mga bulaklak-bulaklak. Kasi may pagbibigyan ako mamayang konti eh. Dito sa public market, kabanderang Paul, pagpasok natin, wala tayo nakikita mga stall dito. Ay, ganun? Na, oo, maybe sa mga daanan nga pala, yun nga pala eh. Oo, anyway, sige, mamaya, kung sakaling may oras ka, maglalambing ako. Oo, okay, sa ikalawang yugto. Okay. Oo, maraming salamat, kabanderang Mark De La Torre, live mula po dyan sa Pamilihang Bayan. Okay, kabanderang Paul, ayan muna yung mga update na yun. At syempre, bago tayo mag-exit, syempre sa ating mga kabandera, panahon ng Valentine's Day, so ingatan natin yung ating mga puso, iwasan natin magkasakit. Eh, ayun. Heart attack. Kahit anong sakit sa puso man yan, ugaliin nating uminom ng Nature's Medic Serpentina Capsule. Talagang napakabisa, lalo na sa may mga sakit sa puso. Ito po ay 100% natural, ginawa ng sa purong dahon at piling-piling dahon ng serpentina. Kaya talagang napakabisa at mararamdaman agad ninyo ang natural na kagalingan. Ugaling uminom ng Nature's Medic Serpentina Capsule. Kung bibili ng serpentina capsule, hanapin yung may tataka Nature's Medic. Kaya syempre, kamadala po, ayan muna yung mga update dito mula dito sa Puerto Princesa Old Public Market. Ayan, ako pa rin si Mike Villatore para sa pinakarespetado sa News and Current Affairs sa Bandera News Philippines. Bandera Live Report. Yan ho mga kabandera, si kabanderang Mark De La Torre, live po mula po dyan sa lumang pamilihang bayan. May mga tumaas,
may mga bumaba, may mga maintain. Tulad nga daw nung mas presyo ng sibuyas at bawang, medyo gumagalaw sila pataas. Ano kayang meron? Siguro dahil sa tag-init, ha, mga kabandera. Sa iba pang mga balita, mga kabandera, arestado po ito, ha. Ito eksklusibo, eksklusibong operasyon ng Philippine Drug Enforcement Agency kasama ho ang news team. Kahapon ang hapon, ito ho ay nagresulta ng pagkakaaresto sa dalawang individual, mga kabandera. Nakilala ang dalawang suspect na si Lizel Acebuque Palanca at isang Jufer Brain Fernandez. Ayon sa report, magkasintahan yung dalawang ito na kapwa residente ng Barangay San Jose. May mga picture tayo dyan, kabanderang axe. Oo. Nasamsam sa mga suspect yung dalawang plastic transparent sachet na naglalaman ng pinaghihinalaang shabu. At may market value ito na 2,500 kada isa. Medyo malaki-laki. Mga 2,500 dalawa, bali 5,000. Mga kabandera. Yung kanilang mga personal na kagamitan, cellphone. Mayroon din na kumpiskang improvised tutor. Mga kabandera. At meron din silang dalang motorsiklo. Good morning. Nahaharap ngayon sa kasong paglabag sa ilang probisyon ng Republic Act 9165, o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, ang dalawang suspek na sasampahan na o nakatakdang ma-inquest ngayong umaga, mga kabandera. Ayon kay Agent Jonathan Palcasantos, matagal na nilang minomonitor itong dalawang ito. Kahapon lamang natsyempohan matapos mag-deliver ng pagkain. Di umano, dyan sa provincial jail may dinalaw. Yun ngayon ang medyo questionable, mga kabandera, dahil galing sila ng provincial jail. Naghatid raw sila ng pagkain bago sila nasakote dito din sa labas lang ng provincial jail, ha, mga kabandera. Magandang umaga muna kay OIC Provincial Warden. Nakalimutan ko pangalan. Paumanhin, ha. Ayun, si Sir Bong Rabago. Buntik na, baka magtampo sa akin to. So, yan po mga kabandera. Kung napapanood ninyo, tignan nyo ninyo. Meron din pala tayong bagong Facebook page. Mga kabandera, ito ho yung Bandera News TV Philippines. Puntahan ninyo, paki-like, paki-share, mag-invite na rin ho tayo. Bandera News TV Philippines. Panoorin ho ninyo, mga kabandera, dito ho sa ating Facebook page. Baka kilala pa ninyo to sa mga itsura. Mga kabandera, kahapon po ito ng hapon nangyari, alas 4:30. Eksklusibo! Sa iba pang mga balita, mga kabandera, puntahan muna natin yung bayan po ng Quezon. Si kabanderang Kaiser Gomez. Laterite na nagmumula sa Berong o Berong Nickel Corporation. E nire-reklamo dahil sa pagkalat nito sa lugar. Delikado ito. Detalye ng balitang niya, kabanderang Kaiser Gomez ng Radyo Bandera Quezon. Ibandera mo! Magandang umaga, kabanderang Paul. Good morning sa lahat ng mga kabandera sa buong lalawigan ng Panawan. Inireklamo nga ngayon ng ilang residente ng Barangay Berong ang operasyon ng Berong Nickel Corporation o BNC dito sa munisipyo ng Quezon. Sa programa Action Bandera kapon, personal na dumulog si Ginang Raquilau para ipabot ang reklamo laban sa nasabing kumpanya. Sinabi nito na dahil sa operasyon ng BNC ay kumalat na umano ang laterite sa lugar na galing sa kanilang mining site, bagay na kanilang pinangangambahan. Posible kasi na dahil dito ay magkakaroon ito ng epekto sa kalikasan maging sa kanilang mga pananim na pangunahing pinagkakakitaan ng mga residente sa lugar. Dahil dito agad na nakipag-ugnayan
pinapayan ang news team sa pamulwan ng NCIP maging sa DNR Quezon para kunin ang reaksyon at magiging tugon ito hinggil sa reklamo. Pero Kabanera Paul, walang sumagot sa dalawang tanggapan. Kaugnay niyan, makikipag-ugnayan na lamang ang news team sa sangguniang bayan ng Quezon para matalakay ang bagay na ito at para may patawag na rin sa konseho ang mga tanggapang saklaw ang nasabing usapin para sa kanilang magiging aksyon. Kabandera po, yan yung report mula rito sa radyo. Kabandera kay sir? Kabandera po, good morning. Oo, personal na ano, hindi lang personal ito. Request lang, tutukan natin itong kasong ito. Kabanderang Japet, wag natin pabayaan, no, yung mga kababayan natin dyan sa bayan ng Quezon. Okay, sir pala. Japet ako ng Japet. Kabanderang Kaiser. Lalo na ito'y may kinalaman sa environment at kalusugan ng mga mamamayan dyan, mga kabandera natin, yung nakataya. Tama, Kabanderang Paul, kasi delikado rin daw kapag may nanalati right, wala nang tutubo ng mga halaman, mga pananim, kapag ito ay ginapangan na o meron ng lati right, Kabanderang Paul. Kung matatandaan natin, hindi lang ito kasi matagal na rin reklamo, Kabanderang Paul, itong pagkalat ng lati right, matatandaan din natin mga nagdaang taon pa, kumalat din yung lati right dyan sa isang ilog din dyan sa barangay, pero kung saan nagresulta nga na pagpulang pati yung mga bato na dinaanan, nagbakas na doon, Kabanderang Paul. Matatandaan din natin, di ba, pansamantala rin sinuspindi ang operasyon ng BNC dahil nga dyan sa lati right na kumalat. So pangalawa na itong reklamo dyan sa natura ng kumpanya, Kabanderang Paul. Oo, Kabanderang Kaiser, siguro bisitahin mo yung may hawak ng Committee on Environment dyan sa Sanggunian, at kung hindi nakipag-ugnayan yung NCIP kahapon, baka posible ngayong araw, Kabanderang Kaiser, kasi lalo ilog, tapos itong bayan ng Quezon, isa ito sa mga malapit sa puso natin, Kabanderang Kaiser, siguro malaki yung may magagawa tayo sa Bandera News Team para dyan sa problemang yan ng mga residente o mga kabandera natin sa bayan ng Quezon, Kabanderang Kaiser. Oo, noted yan, Kabanderang Paul. Ilalapit natin yan sa may hawak ng Committee on Environment para may patawag rin yung mga ahensya na dapat mag-imbestiga dito sa naturang reklamo, Kabanderang Paul. Okay, kumusta dyan, Kabanderang Kaiser, yung lagay ng panahon sa mga oras na to? Oo, so far, Kabanderang Paul, maayos yung ilagay ng panahon dito sa munisipyo ng Quezon. Nagpapatuloy yung mainit kapag umaga. Ngayon, wala naman dito nakakaranas ng mga pagbuhos ng ulan dito sa bayan ng Quezon. Kaya sa mga motorista, walang magiging problema yung kanilang biyahe ngayong araw dito sa bayan ng Quezon, Kabanderang Paul. Ayun. O, kumusta naman yung lagay ng puso mo ngayong Valentine's Day? Nako, talaga naman yan. Ayos, maganda, Kabanderang Paul. Kailangan ba tayo mamaya? Nabati natin lahat ng mga kabayan ng Happy Valentine's Day. Yung mga date na mayang mamaya. At yung mga wala naman, Kabanderang Paul, pinapayuan na rin natin pala na pagpili na agad na ng katol mamayang gabi. May lakad ka ba ngayong umaga? O ngayong araw? Kabanderang Paul? May lakad ka ba? Oo, may lakad tayo kung may pera, pero wala tayong pera, kaya wala tayong lakad, Kabanderang Paul. Pahinga na lang muna sa likod ng istasyon. Firing squad na muna. Anyway, maraming salamat, Kabanderang Kaiser. Thank you so much, Kabanderang Paul. Wala pa rin dito sa Radyo Bandera Quezon, Kaiser Gomez. Magandang umaga. Honey, I miss you. Bandera. Live report. Good morning! Parang gusto ko yun, paulit daw pare. Paulit nga nun. Honey, I miss you. Okay! Mga Kabandera, Happy Valentine's! February 14, maraming salamat sa balita ni Kabandera Kaiser. Malaki ho yung dapat na malaking bagay ito na matutukan itong problemang ito. Yung pagkalat ng lati right. Diyan po sa bayan ng Quezon mula sa isang sa Berong Nickel Corporation, mga kabandera. Alam mo, bago tayo makakuha ng permit bilang isang sa mga kumpanya ng minahan, kailangan isa yan sa mga sinisecured ho natin, mga kabandera. Kailangan yung mga ganyang bagay ay matutukan at hindi basta mapabayaan.
Good morning. Sa iba pang mga balita mula sa bayan ng Quezon, mga kabandera, formal nang sinimulan ng Bureau of Fire Protection ang kanilang awareness drive kontra sunog. Ngayon nalalapit na ang selebrasyon ng Fire Prevention Month. Ayon kay Fire Officer 1 Jasper Cruz, kabilang sa kanilang mga inikutan ay ang mga establishmento, paaralan, pamilihan at mga opisina, lalo't higit yung mga gumagamit ng LPG kagaya ng restaurant at iba pa. Ito ay upang bigyan sila ng kaalaman upang maiwasan ang sunog ngayong nalalapit na ang panahon ng tag-init. Mga kabandera, dagdag pa niya, nito kasing nagdaang taon ay sunod-sunod ang kanilang natanggap na pagtawag o natawag may kaugnayan sa mga insidente ng sunog at ilan pa umano dito ay ulat na lamang ang kanilang natatanggap mula sa barangay, mga kabandera. Samantala, paalala muli ng tropa sa lahat na kung may maganap man na hindi inaasahang sunog ay agad na itawag sa kanilang opisina at habang hinihintay ang kanilang pagresponde ay gumawa ng paraan para unti-unting apulahin ang sunog. Good morning! Bandera Reports Morning Edition. Sa iba pang mga balita, mga kabandera, puntahan naman natin yung bayan po ng Curon. Second round ng road clearing ipapatupad ng DILG sa bayan ng Buswanga. Detalye ng balitang niya, kabanderang Glo Arguelles, Ibandera Muday! Bandera Live Report! Good morning, kabandera po. Good morning, Luigi ng Palawan. Good morning, Palawan del Norte. Good morning, Calamianes, Cebu Islands. Good morning, Bayan ng Coron. Muli i-resolve ng DILG nationwide ang second round na road clearing operation. Ito ang inihayat ni Municipal Local Government Officer Joey Balani kahapon sa pakikipag-ugnayan ng Radyo Bandera habang tayo ay nasa Bayan ng Buswanga, kaugnay sa launching ng Clean and Green Program doon. Noong nakalipas na taon ay unang inilusad ang first round at subalit maraming hindi pumasa sa validation at assessment na isinagawa ng road clearing team. Muling ihikot ang mga empleyado ng DILG kasama ang municipal local government officer sa mga provincial, municipal at barangay road upang ipaalam ang second round na road clearing operation. Pinaalalahan niya ang mga punong barangay na sana ay i-maintain ang 1.5 meters mula sa gato o 3 meters sa magkabilid na sidewalk ay dapat ay nadadaanan ito at hindi ito ginagawang tindahan, hindi rin ginagawang parking space ng kanilang mapusakyan sa halip ay loading and unloading lamang ito para mapagbigyan o mapaluwang ang mga daan. Hindi kasama sa road clearing operation ang National Road sapagkat ang Department of Public Works and Highways ay mayroon ding hiwalay na sukat na ginagawa sa mga National Road. At noong unang pag-iikot nila, yung unang road clearing operation, may ilang mga barangay official na nawawali dito. Ang hinimis nila yung National Road pero doon sa assessment ang inikot lang dahil kasama tayo doon sa assessment at validation team ay ang mga barangay road, municipal at provincial road. So inaasahan na yung mga na-assess noong nakalipas na taon ay mamimintin at yung mga hindi tumalima mga residente ay inaasahang tatalima dahil ang mga punong barangay at punong bayan ang posibleng makasuhan sakaling hindi masunod ang produksyon ng memorandum circular kaugnay sa road clearing operation. Kaya atin, yun ang situation na mula dito sa bayan ng Curon, Globe na Magdalias para sa pinakarespetado sa News and Current Affairs, Bandera News, Philippines. Oo, kabanderang Glo. Okay, kasi na po. Oo, Happy Valentine's. Happy Valentine's. Oo, Kumusta ang mga ikinasal o ikakasal? Meron ba ngayong araw? 77 contracting party ang mag-iyas ay ito. Mamayang alas 10 ng Meron. Siyempre ang officiating minister ang magkakasal dyan.
ay si Leo Marcellus na kapatid natin nga kagabi na handa-handa na siya at handa-handa na rin ang venue. Talagang inayos ito ng mga input natin, mga municipal local civil register sa panguna ni Ma'am Angie Chagitik. Meron ganitong pasada. Alam mo kasama ko, maswerte nga yung mga ikakasal dahil ultimo yung senma, yung pagbuha ng birth certificate, yung libre lahat kumpara doon sa papakasal ko ng simbahan na lahat ay kasasal mo. Pwede sa mga ikakasal ngayon, congratulations, congratulations, at walang mag- Pupunta ka ba doon mamaya, Kabanderang Glo? Yes, kasi kapag-uwi natin ito. Ayun. Siyempre, meron din tayong pamangkin no, na isakasal ngayong araw nito. Oo, ayun. So, nawawali ako. Akala ko pupunta ka doon para ikasal. Ako, alam mo, mayroon pagpakasal eh. Sa panahon ito, mayroon perfectong lalaki. Tapos, basta ganun. At teka, wag naman kayong ganyan. Hindi naman lahat ganun eh. May mga katulad pa rin namin nila Kaluwi. Konti na lang kaming mga loyal sa mga asawa. Loyal na... Konti na lang kaming mga loyal na mga lalaki. Oo, wag mo naman lahatin. Okay. Anyway, baka kung saan pa mapunta at mahugot mo pa, maraming salamat, Kabanderang Glo. Maraming salamat din mula dito sa Dali na Turon. Back to you. Bandera Live Report. Maraming salamat kay Kabanderang Glo Argueles mula po dyan sa Bayan ng Turon. Bandera Reports Morning Edition. Good morning. Kung di ako nagkakamali, meron silang 77 pares ang ikakasal, mga kabandera, mula po dyan sa Bayan ng Kuron. Okay, mga kabandera, ito ho, sa iba pang mga balita, puntahan natin yung bayan po ng Rojas, kawalan ng alternatibong ruta sa southern barangay ng Bayan ng Rojas. Nakikita ang magiging problema sa pagbabawal ng tricycle sa National Highway. Detalye ng balitang yan, kabanderang Japet de Saka ng Radyo Bandera Rojas, ibandera mo dong! Bandera Live Report! Yes, kabanderang Paul, magandang umaga sa ating mga bandera sa buong lalawigan ng Palawan. Ang kawalan nga ng alternatibong ruta sa southern barangay ng Bayan ng Rojas, ang isa sa nakikita ng magiging problema sa implementasyon ng National Law at DILG Memorandum Circular ukol sa pagbabawal ng mga tricycle na dumaan sa National Highway. Ayon sa panayam ng news team kay Traffic Management Head Raymond Rabang, ito mano ay isa sa mga dahilan kung kaya hindi pa ito na ipapatupad sa munisipyo dahil marami ang mga maaaring maapektuhan kung sakasakali dahil sa isa lamang ang daang maaaring daanan ng mga tricycle patungo sa Southern Barangay sa at lahat ito ay National Highway. Sa ngayon naman ay may mga ginagawa na rin o may ginagawa na rin road plan ang Municipal Planning Development Council o MPDC. Ayon naman sa chairman ng Committee on Transportation na Fede Sabando, bagaman hindi pa natatalakas sa sanggunian ay nakikipagpulong na siya sa ilang mga ahensya na maaaring makatulong upang mapagplanuhan ng maayos ang pagpapatupad ng walang naargabyadong mga rasa inyo. Samantala, kabandera nga po, dahil hindi pa ito pinapatupad sa bayan na nakatutok mo na ngayon ang traffic personnel at ROAS PNP sa panguhuli sa mga kulurong na tricycle at paso ng permit na namamasada sa munisipyo. Kabandera po. Pati pala mga kulurong dyan, mainit din ngayon, kabandera nga Japet. Yes, kabandera po, dahil basing nga doon sa licensing office, sa mga naitala sa licensing office, sa mahigit 2,000 mga tricycle, ay mahigit 500 lamang yung kumuha ng permit nitong nakalipas na renewal. Kaya talagang mataas ang bilang ng mga kulurong at mga paso na ang permit, kabandera po. Okay, kumusta yung lagay ng panahon dyan, kabandera Japet? Medyo malamig natin ngayon, kabandera po. Hindi ko alam kung may connection ito ngayon sa celebration ngayong araw, pero... Medyo malamig ngayon ang panahon dito sa Bayan ng Rojas, pero maganda naman ang ating panahon. Parang napahugot ako doon Medyo malamig yung panahon dyan, hindi mo malaman kung may kinalaman sa selebrasyon
ng araw ng mga puso ngayong araw? Hindi ko alam, kabandarang Paul, kung ako lang yung nakakaranas nito or... Hindi, hindi ka nag-iisa. Dalawa daw kayo ni Kaiser. Dalawa kayo ni Kabandera Kaiser sa bayan ng Quezon. Oo. Sige, maraming salamat, Kabandarang Japet. Maraming salamat, Kabandarang Paul. Bawa ko magpahalam pala pating muna ng happy birthday ang aking kapatid. Kaya ako yari yun, di sa akin, jariwan na kanyang birthday ngayon. At happy Valentine's Day, buong Bayan Marohas at syempre, kalawigan ng Palawan. Magandang umaga mula dito sa Bayan Marohas. Jopet Isaka para sa pinaka-respetado sa News and Current Affairs, Bandera News, Philippines. Bandera Live Report. Maraming salamat kay Kabanderang Jopet Isaka ng Radyo Bandera Rojas. Napahugot, mga kabandera. Malamig ang panahon, hindi niya alam kung may kinalaman ito ha, sa selebrasyon ng araw ng mga puso ngayong umaga. Mga kabandera, ang ating oras, alas 5.31 ng umaga. Magandang umaga kay Daniel Valdez, nakatutok live sa ating Facebook page. Kay Carmen Bernabe, kay Ma'am Rebecca Igloria Kaabay. Ha, at sa lahat ho ng nakikinig sa Radyo Bandera ngayong morning, magbabalik po ang Bandera Reports Morning Edition makalipas lamang ang ilang paalala. Tagong community cab since 1980s o mas kilala bilang Norquist Multicab. Sila ay may mga model unit na the Easy Rider XTR, the Lux XTR, Transformer, Multitrack, Pickup Double 4x4, Pickup PRM, Pickup 4x4, at ang basic pickup na talaga namang pwedeng-pwede sa inyong mga negosyo at suwak din sa inyong buong pamilya. Siyempre, kapag bumili ka ng bagong unit, kasama na ang 1-year LTO registration, 1-year insurance, at 3-month parts and labor warranty, LTO conduction sticker, and lifetime after sales service and support. Sila po ay pwedeng bisitahin sa Norquist Building, Junction 1, Barangay San Miguel, Puerto Princesa City. Sa iba pang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0915-169-5783 or 0999-930-9579 at sa 433-0433. Norquist PCIC Multicam. Sa una, gantos yung ko sa akong mata. Huwag ka nang gagabon-gabon ang akong pananaw. Ang iBerry ay may mga sangkap na tumutulong labanan ng katarata, glaucoma at iba pang problema sa mata na maaaring mauwi sa panlalabo ng paningin. Wala na tong luha na ko. Tuyo na. Wala na. Tuyo na siya. Tapos hindi na siya nagakirot na parang may puling, na hindi na siya yung pula. Ayaw na karoon. Ayaw na yun siya. Gimintin ako. Hantod karoon. Nagainong pagyapon ko huwag. Iberi. Yes, ma'am. You know, hope is there. You will not regret if you join this wellness, yeah. Because it's not only on the physical supplementation, but what I really realized is the praising. So after, I think it's just on the 4th day or 50 tayon. Yes, ma'am. There was a little change. So my granddaughter said, "Oh, grandma, you look great. Yes, you look healthy." Right. Yeah, for that. So I'm very thankful. Yes, ma'am. As I said, it's God's will. So yes, as I said, I just pray to God if this is the way. Yes, ma'am. That I'll be better. So yes. Why not? So thanks everybody to the team. Yes, ma'am. By Radio Bandera, because this is one way of communicating people, yes, in which we have to help. Only. Kung doble, mas okay. Huh? Kiniyo, Santon Plus Herbal Capsule. Santon Plus Herbal Capsule. Adunay mangustin ug kamunggay. Makatabang sa kahimsog kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Sa usa ka kapsula ra na ha. Mama, ang kati-kati ng pako. O sige anak, akong bahala. Meron na akong nabiling sabon para sa iyo. Anong sabon po ba yan? Trabungo Unji Soap. O tara na at masubukan na ang bisa at galing ng bagong Trabungo Unji Soap. Wow, Mama! Ang ganda ng pakiramdam ko. Nawala na ang pangati ng pako. Mabuti na lang, mayroong Trabungo Unji Soap. The best talaga!
PDX 500. Tosel ako yan, nagakaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500. Kada tapos kaon, 2 times a day, nagtawhay ang pamatsyag. Salamat sa DTX 500. DTX 500! Kalbo! Kinukutya ka ba? O kinakansawan dahil kalbo ka? May solusyon na sa iyong problema. Alkalife Hair Grower. Produkto ng Nature's Medic. Alkalife Hair Grower. Sprehan lamang ang bahagi ng iyong ulo na kalbo. Pagkatapos maligo sa umaga, imasads mo ng 2 hanggang 3 minuto at hayaan lamang huwag banlawan 3 linggo hanggang 1 buwan. Siguradong may tutubo ng buhok, hindi ka natatawaging kalbo. Alkalife Hair Grower. Ang original Alkali Hair Grower ay mabibili lamang sa lahat ng outlet ng Nature's Medic. Mag-ingat sa imitasyon. Alkali Hair Grower. O, sakay na! Sakto pa! O, sakay na! Sakto araw-araw, kondisyon ako. Dahil araw-araw, nagsasanton plus herbal capsule ako. Santon Plus Herbal Capsule. May mangustin at malunggay. Makakatulong sa kalusugan kasabay ng wastong pagkain at ehersisyo. Kasada na! Amazing talaga! Ang sekreto ko? Amazing Virginity Soap. Ang sabon na hindi lang pampakinis ng balat. Nakakapanumbalik rin ito ng virginity ng isang babae. Kaya ano pang hinihintay nyo? Subukan na ang Amazing Virginity Soap ng inyong mapatunayan. Try it and you're gonna love it. Fatty liver ba lang imo problema? Mag DTX 500. Ang DTX 500 may compound gumomortika sarancia na nagahatag proteksyon batok sa liver failure. DTX 500. Ang best friend mo kontra fatty liver. Bakal na sa mga butika. Life Extension Vitamin D3, the miracle vitamin hormone, most trusted brand of vitamin D3. Approved by FDA Philippines and FDA USA. Life Extension Vitamin D3, recommended by medical experts, health scientists in the USA, and recommended by medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the most credible vitamin hormone for longer life. And for stroke, cancer, diabetes, heart disease, arthritis, insomnia, hypertension, joint pain, migraine, immune system booster, and calcium balance. Life Extension Vitamin D3 for longer life. For free medical consultation, visit any branch of Life Extension Clinic near you. Stay healthy, live better. You're my one and only. Kung doble, mas okay. Huh? Kiniyo, Santon Plus Herbal Capsule. Santon Plus Herbal Capsule. Adunay mangustin ug kamunggay. Makatabang sa kahimsog kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Sa usa ka kapsula ra na ha. O, sakay na! Sakto pa! O, sakay na! Sakto araw-araw, pa! Kondisyon ako. Dahil araw-araw, nagsasanton plus herbal capsule ako. Santon Plus Herbal Capsule. May mangustin at malunggay. Makakatulong sa kalusugan kasabay ng wastong pagkain at ehersisyo. Kasada na! TTX 500! Grabe akong chest pain. Sakit. Mudagan sa akong left arm and then sa likod na. So, ni-try you po sa DTX 500 last month. Wala na akong chest pain. Take it mo sa DTX. Kay super git siya ka-effective. Oh, ako, di man kumupati anang herbal, karon mupati na ko. Kay it happened to myself. TTX 500! Magandang araw po. Ako po si Elgin Damasco. Araw-araw, hindi maiwasan sa sobrang pagod, ngit-ngit pasalkitran, parang gusto mong matulog kaagad. Mas maganda kung may magmamasahe sa iyo before ka matulog. Ang pinapagamit ko sa pagmamasahe, Trabungco Liniment. Grabe, ang galing ng Trabungco Liniment. Pananakit sa katawan, tanggal yan. Trabungco Liniment, ang Wonder Half Plus. Half Plus lamang po sa bahagi ng inyong katawan na gusto po ninyong ipamasahe. Trabungco Liniment, mabisang solusyon sa mga may back pains, muscle pains, joint pains,
cramps, rheumatism, nerve pains, headache, pangangati sa katawan at mabisa rin pong haplas para hindi ka dapuan ng lamok. Iwas dengue, iwas malaria at iba pang karamdaman na dulot ng kagat ng lamok. Muli po, ako po si Elgin Damasco, Certified Trabungco Liniment User. Mas masarap! Trabungco Salabat Pure Ginger Tea. Mas masarap ang gising sa umaga kung iinom ka ng Trabungco Salabat. Trabungco Salabat, nakatutulong upang mawala ang panlalamig ng katawan. Kabag, pananakit ng tiyan, mabisang lunas sa diarrhea. Pagkahilo, pananakit ng ulo, nakakapagpababa ng cholesterol level. Tatanggalin ang mga harmful toxins sa inyong katawan. At higit sa lahat, pangpatanggal ng stress at iba pang uri ng karamdaman. Trabungco Salabat, wala nang hihigit pa sa sarap. Tikma ng sariwa't malinis na tubig ng Aqua Almonica. Aqua Almonica Spring Water, best for your health. Located at Sitio Masikap, Barangay San Jose, Puerto Princesa City. For deliveries, you may call 0945-3464-600 and 0929-100-3595. Aqua Almonica Spring Water, ang tubig ng masa. Ang sakit! Masakit ang tuhod, masakit ang daliri dahil sa arthritis, rheuma, masakit ang katawan dahil sa sobrang pagtatrabaho. Tanggalin natin yan, isang minuto lang. Introducing the newest alkaline product exclusively distributed by Nature's Medic, Alkalife Pain Reliever. Isprihan lamang ang bahagi ng katawan na masakit, isang minuto lang, siguradong tanggal yan. Alkalife Pain Reliever. Mabibili ng Pilipino. Radyo Bantera, tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tapos sa puso. 88.7 Radyo Bantera, iwamagayway ang bantera ng malayang pamamahayag. Good morning! Good morning! Good morning mga kabandera, welcome back. Oo, pabulong-bulong kasi ito isang ating oras mga kabandera, alas 5.42 ng umaga. Bago natin puntahan mga kabandera yung ating mga balita ngayong umaga, magandang umaga muna sa mga estudyante, mga guro ng San Jose National High School. Maaga raw silang nakatutok ngayon doon dahil meron daw magaganap na P-Olympics. Ha? Tagisan siguro ito ng ano eh, ng lakas. Tagisan ng talino, Lixi. Good luck sa inyong P-Olympics ngayong araw dyan ho sa Barangay San Jose o San Jose National High School. Good morning sa mga SHS teachers. Ha, sa inyong lahat, yung utol ko kay Maria Perley Sabinet Henderson. Magandang umaga. Mga kabandera, ito na ho sa ating pagbabalik yung mga balita ho natin. Si Kabanderang Bing, tama? Oo, si Kabanderang Bing Bataga. Alamin natin yung mga update sa labas ng himpilan. May kaugnayan pa rin sa mga tricycle. Makiki-update din tayo sa ospital ng Palawan. Kabanderang Bing Bataga, ibandera mo. Bandera Live Report. Ang umaga, Kabanderang Paul. Good morning. At magandang umaga ng mga sumpin nating tagapagpakinig at nanonood sa ating ngayon via Facebook Live. At happy Valentine's muna sa iyo, Kabanderang Paul, ha, at sa lahat ng mga nakikinig ngayon. At sa ating paglilibot, kaninang madaling araw, Kabanderang Paul, at tayo ay napadaan sa ospital ng Palawan, ay wala man lang naitalang mga vehicular accident sa buong magdamag ang itala, Kabanderang Paul. Ibig sabihin ay tahimik yung ating katalsadahan ngayong araw na ito ng Valentine's Day. Kahapon ay sinama natin mga balita kahapon ay naglibot tayo, Kabanderang Paul, sa mga pilahan na kung saan ay sa darating na Lunes formal nang ipapatupad ang panghuli sa mga pulurong na tricycle maging ito man ay sa kanto-kanto. Kahapon ay kinuha natin yung panig ng mga nasa pilahan ng mga kolorong, Kabanderang Paul,
medyo mabigat sa kanilang kaluuban na sila ay hindi napapipilahin sa pilahan ng kanto-kanto sapagkat ito lang umano yung kanilang ikinabubuhay. Mayroon pa tayong nakausap na 20 years na sila nga pumipila na pagamat wala silang franchise ay doon nila kinukuha yung pagpaparal sa kanilang mga anak, yung kanilang ikinabubuhay. Ngunit kung sila daw ay higpitan, paano na yung kanilang hanap buhay sa pagsirang Paul? At ayon pa sa kanila, tatanggapin nila yung mga pipila sa kanila ng mga may franchise. Ngunit ang kailangan naman nila ay huwag silang tanggalin sa pilahan. Kung tatanggalin man sila, ay bigyan sila ng alternatibong kabuhayan na kabandyerang Paul. At malalaman natin no, sa darating na Lunes, sapagkat ayon sa pulong noong nakaraang araw sa polisyon, nagang binanggit ni yung bagong City Mohit ngayon, ni CIO Richard Ligat, na talagang panghulihin na itong mga pulurong na pumipila sa mga kanto-kanto kabandirang Paul. Ibig sabihin ito, talagang higpita na kabandirang Paul, ano? Yung bibigyan na ng karapatan pumila sa mga kanto-kanto ay ito lang yung mga may franchise kabandirang Paul. So, sa paglilibot natin, halos yung pumipila sa mga kanto kabandirang Paul, halos ay nasa 70% yung mga kulurong. Naku, 70%! Oo, sa pag-iikot natin. Bawat kanto-kanto lang yan, kabandirang Paul. At ayon yung kanilang mga himutok na ipinaabot, sabi na papano na yung kanilang kabuhayan, kung naman ay talagang totally tanggalin na sa kanilang at pilahan, kabandirang Paul. Yun yung mga naikot natin kahapon na talaga nga namang mabigat sa kanilang kaluban na sila ay pag-alisin sa pilahan, kabandirang Paul. Kabandirang Bing, may nabanggit ba si, good morning muna kay Sir Richard Ligad, may nabanggit ba si Sir Richard Ligad kung anong gagawin sa mga tricycle na to kung makukumpiska o magmamatigas? Sa doon sa binanggit ni Sir Richard Ligad, kabandirang Paul, na kung mahuli, pero mo ay ano ito eh, bali 3,000. Sa isang pagkakataon, kung mahuli ulit, ay 4,000 na. Pagdating sa ikatatlo ay 5,000 at talagang makumpiska na yung kanilang sidecar, kabandirang Paul. Nako, oh, sa first offense. Ang sabi ni Sir Richard Ligat, pwede ito gawing family service. Kailangan lang nalagyan ng sticker na not for hire, kabandirang Paul. Alipawa, kung ikaw ay masita at sabihin mong family service, kung wala pang sticker na not for hire, ay penalty pa rin, kabandirang Paul, halagang 1,000 pa rin yung penalty. Oo, so ayun, first offense 3,000, second offense 4,000, third offense 5,000, kasama yung pagkumpiska. Maliwanag, kabandirang Bing. Okay, maraming salamat. Oo, sa balitang yan, itong mga tricycle driver talaga natin, lalo yung mga ano, mga kulurom yung tinamaan talaga. Problema na nga sa ruta, no, kabandirang Bing. Yes, maraming patatamaan talaga, kabandirang Paul. Ayon naman si ano eh, kay si Richard Ligat, sa Linggo, ay iikot sila sa mga kanto-kanto at magigay ng announcement para doon sa mga kulurong na hindi na pwedeng pumila, kabandirang Paul. Kaya na magkakano yan eh. Kaya na malaki ang magiging epekto nito, kabandirang Paul, doon sa mga kanto na maraming kulurong na pumipila. Kaya malalaman natin yan sa Lunes kung ano talaga yung nasa puso't damdamin ng mga tricycle ng mga kulurong, kabandirang Paul. Okay, maraming salamat, kabandirang Bing. May lakad ka ba ngayong Valentine's Day? Mayroon, kabandirang Paul, sa bahay. Report mo na. Okay, maraming salamat, kabandirang Bing. Maraming salamat, kabandirang Paul, at yan lamang ang ilang mga ganapan mula sa labas ng impilan at happy Valentine sa lahat. Big Batata, magandang umaga. Bandera Live Report. Happy Valentine's sa lahat po, ha, mga kabandera nang nakikinig sa mga oras na to, mga nakamonitor, nanunood sa atin pong Facebook page, Bandera News TV, kay Ma'am Bautista Cayao.
Adnilem, Ma'am Ramir, Sir Ramir Aborque, Daniel Valdez. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat sa pagsama sa akin ngayong morning. Alas 5.50 na po mga kabandera, wala na ho tayong oras. Sa ating mga Kalingap members, maraming salamat sa pagtutok sa Radyo Bandera. Happy Valentine sa inyong lahat. Tuwing araw ng Martes, alas 9 ng umaga, meron tayong orientation seminar dito ho sa Radyo Bandera Station. Dito ho sa Makasaid Commercial Complex, Roa Street. Pumunta lang ho kayo, malaking bagay at benepisyo ho yung naibibigay ng Lingap, mga kabandera, sa ating lahat. Mga pag may problema sa gamot, may pang problema tayo sa mga tulong tulong funeral finance. Mga kaibigan, pag kailangan natin ng financial na tulong sa tayo namamatayan, hindi naman natin ginugusto, pero malaking bagay yung meron tayong Kalingap na malalapitan. Sa ngalan po ng ating mga naging kasamahan dito ho sa Radyo Bandera ngayong umaga, sa bahaging technical television, kabanderang Bong Nimenyo, kabanderang Axel Bon Obaredes, sa aming hong station manager Calo Will Rosa, at ang amin pong news director Michelle Orindain. Ako naman ang inyong nakasama live mula dito sa bulwagang pambalitaan ng 88.7 Radyo Bandera Philippines, kabanderang Paul Henderson. Maraming salamat at magandang umaga! Bandera Reports Morning Edition. Happy Valentine's Day! 88.7 Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Marami na